Hi everyone, welcome to Celotech Reviews. Kung hindi nyo pa napanood yung unboxing first impression ko dito sa Realme GT Master Edition, nandiyan yung link ngayon sa taas at nandiyan din sa description box sa baba. Pwede nyo panoorin nyo muna yon para makita nyo yung pwede nyo expect kapag nag-order kayo ng phone na to at yung naging first impression na rin natin. Pero ngayon, ibibigay ko na yung full review kasama na syempre yung official price, yung kanyang mga scores, sa AnTuTu benchmark, yung kanyang battery performance, lahat-lahat yan, pag-uusapan na natin ngayon. Okay, so before tayo mag-start, gusto ko muna ulit i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so dito muna tayo sa official price ng Realme GT Master Edition. Yung 8128 ay 18,990 pesos. Yung 8 256GB naman ay 21,990 pesos. So 19,000 at saka isang 22,000. Medyo sumakto tayo dun sa maximum na price estimate na binigay ko sa unboxing yung first impression kasi nabanggit ko na parang 17 to 19,000 yung magiging presyo. Yun pala yung magiging price ng 8 128GB. Pero itong nilidive natin at maire-recommend ko talaga ay 256GB na variant. Mamaya-maya, i-explain ko kung bakit mas maganda na ito yung goal ninyong mabili. At kagaya ng napanood ninyo sa ibang mga reviewers, dalawa yung magiging kulay nitong Realme GT Master Edition. Itong Daybreak Blue at saka yung Maleta Gray. Okay, so balikan muna natin guys yung design nitong Realme GT Master Edition. So kagaya pa rin ng sinabi ko sa first impression ko, hindi ko pa rin type talaga yung kulay na Daybreak Blue. So again, kung bibili kayo ng phone na to, doon kayo sa Voyager Gray. Para sa akin, mas maganda talaga itsura nun. At saka unique talaga. At gusto ko na rin i-remind kayo na kapag Daybreak Blue, halatang halata yung mga smudges natin kahit na medyo light yung color niya, pati na rin yung ating fingerprint. Yan ay kung hindi nakasuot yung kanyang case na kasama sa box. Ngayon sa design, ulitin natin, meron tayong 6.43 inches Super AMOLED display, 1080x2400 yung kanyang resolution. Meron yung 409 ppi at 120Hz na maximum screen. Meron din siyang 360Hz na touch sampling rate at 100% yung kanyang DCI-P3 color coverage. At gusto ko na rin i-remind kayo guys na yung AMOLED panel na ginamit ng Realme dito sa GT Master Edition ay Samsung AMOLED. So kagaya ni sinabi ko dun sa A22 review ko, kung gusto natin ng ultimate AMOLED experience, sa Samsung talaga tayo pupunta. And good thing na Samsung panel yung ginamit dito. So talagang high quality yung display nitong GT Master Edition. At malaking factor yung 360Hz na touch sampling rate nito para dun sa mga magi-games. Kasi mabifeed nyo talaga na napaka-responsive nung kanyang display sa bawat touch natin. Ngayon, kagaya ni pinakita ko guys sa inyo doon sa unboxing first impression, meron tayong tatlong option para sa setting ng screen refresh rate. Pwedeng auto select para yung Realme UI na yung magde-decide kung kailan bababa yung kanyang refresh rate or isasagad niya ng 120Hz. Standard para sa 60Hz lang at high para ilock niya sa 120Hz. Ngayon, gusto ko lang bigyan kayo guys ng idea kung alin sa tatlong yan yung pinakatipid. Yes, nandoon na tayo sa 60Hz yung pinakatipid, pero paano naman natin may enjoy yung high refresh rate kung nakalock tayo palagi sa 60Hz? So tingnan muna natin guys kung meron bang difference kung ilalock natin siya sa auto switch or sa 120Hz. So para makita natin guys in real time kung ano yung refresh rate na ginagamit ng ating Realme GT Master Edition, pupunta tayo dito sa developer option, tapos hanapin lang natin at i-enable yung show refresh rate. At makikita nyo dun sa may upper left corner na naka-display na yung refresh rate. So naka-auto switch tayo, so by default talaga naka 120Hz siya. Pero mapapansin nyo guys na kapag nag-open tayo ng mga application na hindi talaga compatible sa 120Hz, kagaya na lang ng photos, agad-agad siyang bababa sa 60Hz. Pag nag-scroll tayo sa Google Chrome, 120Hz siya, pero kapag hindi tayo gumalaw, agad-agad siyang bababa sa 60Hz. So yan guys yung silbi ng auto switch. Yung Realme UI talaga yung magde-decide kung anong refresh rate yung bagay sa ginagawa natin. Pero gusto ko ipakita sa inyo kung bakit mas tipid yung auto switch compared sa ilalock lang natin sa 120Hz. So ngayon naman, ilock natin sa 120Hz yung refresh rate. At makikita nyo dito sa taas, 120Hz. Punta tayo sa photos. Naka 120Hz pa rin siya. Kailangan tayo maghintay ng ilang seconds bago siya bumaba ng 60Hz. Kapag nag-open tayo ng photo, 120Hz, tapos tsaka siya bababa ng 60Hz. So, same yung nangyayari guys sa iba't ibang mga applications at scenarios na gagawin natin dito sa
GT Master Edition. Hindi yan con na. Ang sinasabi ko lang, mas practical at mas tipid talaga sa battery kung auto-switch. At ahayaan na lang natin na yung Realme UI yung mag-decide kung anong refresh rate yung bagay sa ginagawa natin. Ngayon, wala naman ako guys nakita ang sobrang laking issue dito sa GT Master Edition. Pagaya na sinabi ko kanina, high quality talaga yung panel na ginamit nila dito. However, gusto ko lang din i-share sa inyo yung napansin ko sa display ng phone na to, lalo na kapag hindi tayo naka-dark mode. Hindi ko talaga sure kung makikita nyo dito sa camera, pero kapag ganyan na punong-puno ng white yung ating screen, tapos tinitilt natin ng kaunti, merong discoloration na nangyayari sa part ko, tapos may para siyang rainbow effect guys. Para siyang merong screen protector na mumurahin. Parang ganun yung epekto. So ang ginawa ko talaga, tinanggal ko yung screen protector nito para lang makasigurado at ganun pa rin. Meron pa rin tayong nakikita mga discoloration sa tuwing tinaturn natin yung phone. Pero kapag naka dark mode naman tayo, hindi na yan lilitaw. Okay, ito pa isa guys. Anong protection yung inilagay ng Realme sa display ng GT Master Edition? Kasi kagaya ng sinabi ko sa first impression ko, hindi Corning Gorilla Glass yung inilagay nila at nakakapanghinayang yon kasi isa yan sa primary na binabayaran mo sa phone na to, yung kanyang display. Maraming article guys ang nagsasabi na Asahi Dragon Trail yung ginamit ng protection dito sa GT Master Edition. Pero gusto ko i-confirm yun kaya nagtanong ako mismo sa Realme. Pero sadly, ayaw nilang i-disclose kung ano talaga yung protection na ginamit nila dito. Hindi nila ma-confirm kung Asahi Dragon Trail talaga. So, pagdating sa performance, kagaya ng sinabi ko dati at kanina, meron tayo ditong 8GB of RAM. Pero ang hindi ko nabanggit sa inyo guys, ay meron tayo ditong tinatawag na extended RAM. Para siyang virtual RAM or RAM expansion na nakita natin sa Vivo phone. Makikita ninyo, yan no, extended na yung RAM natin by default. 5GB agad. Yung ibabawas niya sa storage natin kung kinakailangan. Pero pwede nating bawasan yan ng 2 or 3 gig lang. So ito guys yung reason ko bakit sinasabi ko kanina na recommended ko talaga na 256 gigabytes na yung configuration na piliin ninyo. Kasi nga, kung kinakailangan, magbabawas pa siya up to 5 gigabytes sa storage natin. Well, para sa iba, hindi naman ganun kalaki yung 5 gigabytes. Pero kapag dumating yung time na ang dami yun ng files, photos, videos dito sa phone ninyo, maaalala ninyo yung suggestion ko. Isa pa sa nakakabilib na ginawa dito ng Realme ay UFS 2.2 na yung storage na ginamit nila. At kung titingnan ninyo, umabot ng 43,492 yung kanyang AnTuTu score. So mataas talaga yung kanyang read and write speed. Ngayon, kagaya ng dati, kumuha tayo ng AnTuTu score dito depende dun sa kanyang screen refresh rate. At kumuha na din tayo ng AnTuTu score kapag naka GT mode siya at depende sa nakaset na screen refresh rate. So, gawin natin yun. So, dito muna tayo guys sa normal mode. Kapag naka-auto switch tayo na refresh rate, 537,498 yung nakuha nating score. Dyan pa lang guys, masasabi natin na talagang flagship killer na itong phone na to. Pagdating naman sa 60Hz, 537,229. So, medyo bumaba ng kaunti. Pero kapag inilagay naman natin sa 120Hz, medyo hindi ko ito maintindihan, 536,000 na lang, 527. So, sa tatlong yan, masasabi natin na yung kanyang sweet spot ay kapag naka-auto-switch siya na refresh rate. Kapag naman naka-GT mode tayo, tapos naka-auto-switch, 536,180. Pag naka-60Hz, 536,550. Pero kapag naka 120Hz naman tayo sa GT mode, which is yung talaga yung mangyayari kapag ino natin yung GT mode, 538,957. So dun sa unboxing ni first impression ko guys, nasabi ko na halos wala akong makitang difference sa score ng AnTuTu kapag nakaset siya sa normal versus sa GT mode. Pero dahil nag-update yung AnTuTu, yung mga nakita nyo result kanina ay updated na rin na scores. At nakita natin na medyo may boost talaga sa performance kapag naka GT mode tayo. Pero syempre guys, keep in mind na mas madaling malulobat yung ating GT Master Edition kapag naka GT mode tayo palagi. Ngayon, para itest naman siya sa game, gagamitin natin itong bagong Gamesir X2 na naka-Type-C na. Hindi siya Bluetooth kaya wala tayong latency na may experience sa bawat pindot natin. Nandiyan guys yung link ng Gamesir X2 sa description box sa baba kung gusto nyo mag-order nito. Ngayon, para gumana dito sa Realme GT Master Edition itong Gamesir X2, kailangan nating i-on yung OTG doon sa quick settings at makikita ninyo na yung LED lights dito sa Gamesir ay mag-i-start ng mag-blink. Ibig sabihin yan, connected na tayo. So ang current refresh rate natin ngayon dito sa ating gaming test ay nakaset sa auto. Tapos yung ating battery remaining ay 86
percent. Ang starting temperature natin, 35.9 degrees. At maglalaro tayo dito ng up to 30 minutes. At titignan natin yung final temperature niya after at kung ilan yung battery percentage na nabawas. Unahin natin yung Asphalt 9. As expected, sobrang smooth ng experience natin. Hindi pa niya na-generate lahat ng graphics. Siguro hindi pa optimized yung Snapdragon 778G na sa Asphalt 9. Pero kagaya na sinabi ko, overall, napaka-smooth ng gameplay. Dito naman sa Rush Rally 3, pumapalo minsan ng more than 70 frames per second yung gameplay natin kahit naka-maximum yung graphics natin. So wala rin kahirap-hirap sa kanya. Dito sa NBA 2K20 naman, naka-ultra high graphics tayo. And again, no problem, no hiccups at all. I-try naman natin siya sa PSP emulator na PPSSPP Gold. At dito sa unang game, wala tayong kahit anong issues, lags na na-experience. At kahit sa isa pa sa pinakamabigat na PSP game. Sunod naman, dito sa isa sa pinakamabigat na Android game, ang Ark Survival. Naka-epic graphics tayo guys. And again, very very smooth talaga. Ngayon, after 30 minutes guys, ang final temperature natin ay 40.5 degrees. Doon naman sa likod, 40.2 degrees. Ang remaining battery natin ay 76% na lang. So sa loob ng 30 minutes na heavy gaming, 10% yung nabawas sa kanya. Ngayon dito naman tayo sa camera, meron tayong 64 megapixels na main shooter, 8 megapixels na ultra wide angle camera at 2 megapixels na macro lens. Okay, dito muna tayo guys sa 64 megapixels na photos. Impressed naman ako sa overall quality dahil sharp naman, merong natural depth of field at maganda naman yung dynamic range. May mga photos lang na medyo bluish na yung kulay sa taste ko. Kung ikukumpara naman natin yung quality ng 64 megapixels sa default 16 megapixel photos, halos wala tayong mapansin sa unang tingin. Pero kapag tinitigan natin, may difference sila minsan sa dynamic range dahil mas kita pa yung ulap sa 16 megapixels compared sa 64. Kapag ginamit naman natin yung zoom feature nitong GT Master Edition mula ultra-wide, nakakabilib din yung quality. Kahit pa digital zoom lang yung ginamit dito dahil dati halos hindi rin natin magamit yung pinakasagad na zoom photo dahil sa pangit ng quality. Pero dito, maganda pa rin kahit papano. So maganda yung image processing ng GT Master Edition. Sa video naman, yung pinakasagad resolution natin ay 4K 30 frames per second. And para sa akin guys, sa totoo lang, yung quality ay ayos lang, okay lang, hindi nakakabilib. Hindi siya yung nakakawaw compared sa ibang 4K videos ng isang Android phone na nakita ko. Para lang siyang 1080p na in-stretch para maging 4K yung resolution. Ang maganda lang, hindi ganun kaalog yung 4K video niya kahit hindi pa naka-on yung ultra steady. Actually, kahit i-compare pa natin side by side yung 4K sa 1080p 30 at 60 frames per second, halos pare-pareho lang sila ng stabilization. And nakakatuwa din, na yung ultra steady ngayon ay compatible na hanggang 60 frames per second sa 1080p. Pinabilib naman ako nitong Realme GT Master Edition sa kanyang 32 megapixels na selfie camera. Ang ganda ng quality, very sharp and detailed, and kahit yung edge detection sa portrait mode ay almost perfect na din kahit software based lang. Ito naman guys yung selfie video natin, kapag naka-off yung ultra steady, medyo maalog talaga, pero kung pag-uusapan natin yung quality, again, I'm impressed. Kita nyo, kahit against the light na ako, maliwanag pa rin yung mukha natin. Kapag naka-on naman yung ultra steady, 1080p pa rin yung ating resolution, pero mapapansin niyo na medyo nag-zoom in yung ating framing. Okay, so doon tayo sa last part, yung kanyang battery life. So meron tayo ditong 4,300 mAh na battery capacity na capable nga sa 65 watts na fast charging.
At ina-advertise guys ng Realme na less than 40 minutes lang iaabutin para ma-charge natin siya from 0 to 100%. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung result ng test na ginawa ko. Ngayon pagdating guys sa screen on time, nakakuha tayo ng 13 hours and 15 minutes kapag naka 60Hz ang ating refresh rate. Kapag naman naka 120Hz, 12 hours and 45 minutes. Okay, gusto ko lang i-inform kayo guys na sa tuwing nagbabattery test ako ng isang phone, palagi lang naka 50% yung brightness. Lahat ng phone yun ha. Kasama na syempre itong Realme GT Master Edition. Ang kaibahan lang dito sa GT Master Edition, para sa akin ha, medyo unfair kung i-compare natin yung kanyang SOT sa ibang mga phones na 12 hours or 13 hours. Kasi yung kanyang maximum or peak brightness ay aabot ng 1,000 nits guys. So yung 50% brightness niya ay nasa syempre nasa mga 500 nits na kung tutuusin, maximum na yun sa ibang phone. So imagine guys, kung sa normal use, naka 30 to 50% lang tayo na brightness, baka umabot pa to ng 15 to 16 hours of screen on time kung naka 60Hz yung refresh rate natin. So maganda guys, at reliable yung battery life nitong GT Master Edition. Okay, so i-recap ko lang guys yung mga pros and cons na nakita natin dito sa Realme GT Master Edition na kailangan ninyong tandaan bago nyo ito bilhin. Pagdating sa pros, syempre una ko nagustuhan dito ay yung quality ng kanyang display. Maganda talaga. Pangalawa, yung kanyang performance at nakita natin na maganda yung performance niya kahit sa gaming. Pangatlo, reliable yung kanyang battery life. At pang-apat, mabilis mag-charge yung phone na to. Pagdating naman sa cons, maganda nga at high quality yung kanyang display, kaya lang wala tong Corning Gorilla Glass protection at hindi talaga dineclare officially ng Realme kung anong klaseng protection yung inilagay nila dito. Sunod, yung kanyang 4K video ay hindi ganun kaganda yung quality. Pangatlo, single firing lang yung kanyang speaker, so hindi ganun ka-immersive yung magiging experience natin. At pang-apat, hindi expandable yung kanyang memory. Na isa pang reason kung bakit gustong-gusto kong i-recommend yung 256GB na variant itong Realme GT Master Edition. Okay, so doon na tayo guys sa verdict natin dito sa Realme GT Master Edition. So sulit pa siya para sa 19,000 pesos or 22,000 pesos na presyo. Okay, ito guys, opinion ko lang at based na rin to sa more than a week na paggamit ko dito sa GT Master Edition. Para sa akin, very reasonable yung presyo niya sa makukuha mong value at performance. Alam kong marami sa inyo yung magsasabi dyan sa comment section, magpo-Poco X3 GT na lang ako kasi mas mura yun. Pero kailangan nating tandaan at tanggapin na AMOLED yung ginamit na display dito sa GT Master Edition plus Samsung panel yan. So hindi basta-basta talaga. At kung tutusin, napakalayo ng quality ng display ng GT Master Edition compared sa display ng X3 GT. Makikita ninyo na mas deep syempre yung black natin at mas vibrant talaga yung kulay. Pero kung hindi naman talaga nagmamatter sa inyo yung quality ng display, well, hindi ko kayo masisi kasi mas mabilis naman talaga at mas maganda yung performance overall ng Poco X3 GT kasi makikita ninyo dyan sa AnTuTu benchmark, mas mataas talaga yung sa X3 GT. Pero as for me guys, para sa akin lang, quality wise, Realme GT Master Edition ang pipiliin ko. At kung meron pa akong extra budget, doon ako sa 256GB na variant. At doon pala sa mga nagpaplanong bumili ng Realme GT Master Edition, meron pang promo yung Realme sa phone na to sa September 30. Ito yung details. Okay, so yan na lahat guys yung information na gusto ko i-share tungkol sa Realme GT Master Edition. Kung nakatulong tong video na to, huwag mo kalimutan na i-hit yung like button, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads dahil marami pa tayong i-upload guys at sigurado akong magugustuhan ninyo. So yun muna, para sa mga unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.